Hello guys, magandang araw. So ngayon, may tuturo naman akong isang estudyante. So hindi lang estudyante, yan. Yan ay aking anak na si Patrick, 14 years old. So ngayon, gusto lang daw niyang matutong mag-drive. Although hindi pa siya makakakuha ng license. Pero sabi ko nga, mas maagang matuto, mas maganda, di ba? So pagdating niya ng age ng 18, so easy lang sa kanya pagkuha ng license. So ngayon, natuturo ko muna sa kanya ay ang pag-start ng ating sasakyan. Ano, yan. Pag-start, mga basic muna. Pag-start, and then yung gear shifting, yung pagpapalit, yan. And then sa pedals, ano, yung pedals ng ating sasakyan, yan. Yung function yan, at saka yung position ng paa, kung anong yaapak yan, ano. Yan ang ituturo ko muna sa kanya. Okay, so tsaka, itong paghawak ng manubela. Yan. Pagdigo, yung mga speedometer, ang PFU, madali lang naman yan. Tsaka yung mga nasa dashboard na ito, gamit natin sa aircon. Tsaka na muna yan. Ito muna ang pinaka basic, and then yung handbrake. Okay, so tuturo ko muna siya. So ituturo ko sa iyo yung starting, ano. Okay, pinasok ang susi. May number yan. Pag dinilagay mo sa number 1, magbubukas yung music. Ayun, no? Magbukas ang music. Pag sa number 2, nagbukas na yung ating mga panel sa ating mga electrical dito sa mga bintana, ano. Yan, sa lock ng pintuan. So yung number 3, yung susi natin ay nasa number 2, no? Itatapat mo lang siya sa number 3 and then bibitawan mo na agad para mag-start ang ating sasakyan. Okay? So ganito lang, ha? Hapak ng clutch and then start. Okay? Yun, ha? Bitawan mo na agad, ano? Okay? Ganun ang ating gagawin, ha? Sige. So guys, ngayon, ang ituturo ko naman sa iyo yung tamang paghawak ng manubela sa mga beginners na katulad mo, ha? So okay, ang tamang paghawak ng manubela sa tulad mong beginners ay alas G's 10-10. Okay, yan kasi yung pinaka-relax sa paghawak ng manubela sa mga beginners. Pero ako, pansin mo ka ngayon, nakita mo lang isang kamay lang ako, no? Yan, sa inyo ay 10-10, hindi alas 12, tamo, oh, pangit. Hindi rin 6:30, ang pangit. Hindi rin 9:45 ay 9:15, hindi rin, ha? Kundi 10-10. Ako, ha? Ngayon naman, halimbawa daw, ikaw ay liliko sa kanan. Kanan, ha? Naka 10-10 ka, ha? Ang manubela, ang posisyon ng iyong kamay ay ang kalawang kamay ang nasa taas and then pihit pa kanan. Okay, pipita pa ka lang ganun, ha? Start ko lang po. Para magwalang gumana ang power steering. Naka 10-10, kundi kililigo sa kanan. Left, ang nasa taas. And then pihit. Yun, oh. Napakadali lang, ha? Okay. Kung ikaw naman ay liligo sa kaliwa, naka 10-10 ka rin, ha? Yung kanang kamay naman ang nasa taas. Pag ganun. Liligo sa kaliwa. Liligo sa kaliwa. Okay, nakuha na. Pero kung light na liko lang naman, siguro pwede mo na may ganun ng konti. Okay? Pero pinakamaganda sa akin nga, kung ikililiko sa kanan o sa kaliwa, tama mo, isang kamay lang, ha? Kung sa kanan, left. Okay? Kung ikaw na may liliko sa kaliwa, yung kanan naman nasa taas. Napaka-simple lang, ano? Yan. Ang busina naman ng ating sasakyan ay nandito sa left at saka dito sa gitna, ano? Yan. Okay? So ngayon, ang ituturo ko naman sa iyo, yung pedals ng ating sasakyan, ano? Okay, di ba? Nakita mo yun, tatlong pedals yan. Isa, dalawa, and then tatlo. Pag manual, tatlong pedals. Pero pag automatic, wala ito, dalawang pedals lang, ha? Okay, so ngayon, itong nasa left side nito, ang tawag dito ay clutch. Okay? Ito namang nasa gitnang ito, ito naman yung brake. At itong nasa right side naman, itong pedals nito, ito naman yung gas o acceleration na tinatawag, ganun. Okay, clutch, brake, and then gas. Okay, so ngayon, itong clutch nito,
kaliwang paa lamang only ang iaapak mo, ha? And then ang pag-apak niyan ay full lats todo, ano? Hanggang flooring, ha? Tagad mo. Yan, full clutch. And then yung kanang paa mo naman, dito lang sa gas and then sa brake. Pag-anong-ganong lang siya, ha? Hindi mo pwedeng iapak ang kaliwang paa mo sa brake at yung kanan mo naman ay sa clutch. Tama yung itsura na, o cross-cross na, no? Kaya hindi pwede yan, ha? Okay, so dito lamang dapat siya. Okay? Okay. Okay, turo ko naman sa iyo yung 4 function ng clutch. Okay? Okay, number 1 ay starting. Number 2, gear shifting. Number 3 ay controlling. Number 4 naman ay stopping. No? Okay, ulitin natin, ha? Apak ka ng clutch, and then yung number 1 daw, and then start. No? Okay. Ang tanong nyo, bakit pa ba apak ng clutch? Kapag nag-start, kasi pwede ka naman mag-start na hindi umaapak ng clutch, ha? Later ko po sasabihin sa inyo kung bakit aapak ng clutch kapag nag-start. No? Pero yung number 1 function, ha, is starting. Ang number 2 naman ay gear shifting. Yung pagpapalit ng cambio natin sa 1, 2, 3, 4, 5, and then sa reverse, ano? Aapak ka rin ng clutch, ano? Kasi pag hindi ka umapak ng clutch, baka masira ang ating sasakyan o hindi pumasok ang ating cambio. Okay, yun yung number 2, ha? At ang number 3 naman ay controlling. Kinokontrol ng ating clutch ang ating sasakyan o ang ating makina para hindi daw siya mamatay. Okay, controlling. And then yung number 4 ay stopping. O paginto ng ating sasakyan, una mong aapakan ng clutch and then dahan-dahan mong aapakan ng brake or yung preno. Tama po. Yan. So, okay. So, mamaya natin na i-re-record ulit, ha? Okay. So, dito naman tayo sa pag-apak ng brake. Ang brake namin ay meron ding dalawang function, ano? Okay. So, ngayon, ang brake natin may dalawang function. Isang brake at isang half brake. Okay. Isa pa, may brake at isa, yung half brake. Paano? Okay, ganito yun. Yung brake, aapak ka ng clutch. And then, brake, totally stop. Okay? Yung half brake naman, without clutch naman yun, aapak ka lang ng konti ng preno para bumagal o mag-minor ang iyong sasakyan. Ano? Yan yung tinatawag nating half brake. Pag brake, may clutch. Pag half brake, walang clutch. Okay? So, okay. So, dito naman tayo sa gas. Ang gas natin ay meron ding dalawang function, ha? Isang increase, didiinan nyo para bumilis o tumakbo ang ating sasakyan. Ang decrease naman ay para bumagal o medyo mag-minor ng konti ang ating sasakyan. Ano? Increase lang o decrease. Parang mabilis, mabagal lang. Ano? Increase, decrease. Okay? So, ngayon, dito naman tayo sa ating cambio, ano? Okay, so nakita nyo ba yung number na 1, 2, 3, 4, 5, and then reverse, ano? Okay, ano? Itong gitnang ito, yan, yung mahabang yan. Yan yung tinatawag nating neutral. Ito yan, ha? Yan. Neutral. Ang ibig sabihin ng neutral, ikaw daw ay hindi nakapasok sa 1, 3, 5, 2, 4, at saka sa reverse. Ikaw lang ay nandoon sa gitnang yun, ano? Kaya nga, neutral. Okay? So ngayon, ang position mismo ng ating cambio na yan ay mismo yung nandun sa may cross. Ayun, sa tapat ng 3 at tapat ng 4. Okay? Yan, nasa cross tayo ngayon, ha? Yan, neutral. Ngayon, kahit saan po yung position ang cambio, yan o, automatic na bumabalik po yan sa gitna, ano? Ayun o, sa gitna ngayon, ha? Okay, so ngayon, apak lang ko ng clutch, ha? Gear 3 daw, tayo ngayon ay nasa tapat ng gear 3 at nasa tapat ng gear 4 kasi nga tayo po ay nasa gitna along doon sa may cross, ano? Okay, pag niula po ang ating cambio, yun ay gear 3. Pag binaba ko naman, yun ay gear 4. Ano? Yan, nasa gitna, nandun tayo sa may cross, ha? Sabi sa drawing, yung gear 1 daw o tsaka gear 2 sa left side, dadali mo muna sa left side yung cambio, and then itataas mo, yun daw yung gear 1, ano? Ayun, no?
sa left side, and then itataas mo yung gear 1. So taas natin left side, and then up, yun yung gear 1, you know? Yung gear 2, sabi sa drawing, katapat lang pala ng 1. So ibaba lang natin ang cambio, ha? You know? Yun yung gear 2. Okay, minsan ganito po nangyayari, ha? Minsan yan ay nasa gear 1. So hinila nyo lang siyang papabang ganyan, bumalik sa gitna, pinabayaan nyo, binabaan nyo ang cambio. Yung pong cambio natin ay nasa gear 4. Ano po? Yun, mali po yun. Ano? Kaya baka bigla kayo magtaka na inyong sasakyan ay biglang bumagal. Ano po? So ngayon, dapat ay na po kayo nasa gear 1. Diretso nyo lang ang cambio sa gear 2 sa sabi sa drawing. Ano? Ayan. Yun yung gear 2. Yung gear 3 naman, sabi sa drawing, tapat lang nandun na sa neutral siya sa gitna ng cross. Ano? So, itulak mo lang siya yung cambio kasi automatic po yan na bumabalik sa gitna. Ayun, tamo. Ayun. Yan, ang position niyan ay nasa tapat ng 3 at nasa tapat ng 4. At itulak mo lang siya. Yun, 3. At ito naman gitna sa baba ay yun yung gear 4. Okay. Yung gear 4, binalik ko sa neutral. Yung gear 5, sabi sa drawing, dali mo sa kanan at saka mo itaas. Dito lang ako sa kanan. Ayan. And then, itaas nyo. Yun yung gear 5. Okay? Yung reverse naman daw po, although, sabi na sa drawing, ay katapat daw ng 5. Ano? Okay? So, wala naman po kasi nagdadrive ng bigla na lang nasa 5 ka. Bigla mo ibababa sa reverse. Ano? Wala po na nun. So, ibabalik mo muna sa neutral. At saka mo lang si reverse. Ano? Yung po yung reverse. Ano? Sa gitna po ay 3 and 4. Yung nasa left side 1 and 2. 3 and 4 ulit. 5 and then reverse yung nasa right side. Ano? Okay. Madali lang po yan. Ano? Sundan nyo lang po yung drawing ng inyong sasakyan. Sa manual. Ano? Pag manual po, ha? Pag automatic kasi ilalagay mo lang sa drive. Ay siya, dire-diretso na po kayo, ha? Okay. Sige po. So guys, ngayon tayo ngayon ay tatakbo na. Okay, so naka-neutral naman, pwede hindi ako mapakalas. Start! Okay, so ngayon, sa gear 1 muna tayo, ha? Apak ng clutch. Ilagay mo sa gear 1 ang cambio. Apak sa gas ng 1.5. Ayan o. Okay. And then, angatin mo lang ang clutch ng 2 inches, ha? Angat lang ang clutch, ha? Huwag tatanggalin. Angat lang ang clutch. So, try ko, ha? Angatin ko lang, ha? Ano mayayari, ha? Ayun, oh. Ayun, tinan mo ko. Ayun, tumatakbo na. Hindi ko pa tinatanggal ang clutch ko, ha? Pag maganda na ang takbo, tsaka mo lang siya tanggalin. Okay, ganoon lang kasimple, oh. Okay, sa paghinto naman ng ating sasakyan, una mong aapakan ang clutch, ayun, oh. And then, dahan-dahan mong aapakan ang preno or ang brake. Ganun lang, kasimple. Yung brake. Ano? Yun. Okay. So, mamaya, magpapalit naman kami nito. At siya naman ang magdadrive. Ano? Okay. Okay, sa cambio tayo, ha? Okay, sa lang gear 1. 2. 3. 4. 5. Neutral. Reverse. Oh, huwag ka naman tumingin, ha? Huwag ka titingin, ha? Yeah, huwag ka titingin. Malaya ka. Okay. Tingin sa malayo, ha? Kasi wala rin dadrive na tumitingin sa cambio. Okay, 3. Neutral. 1. 2. Neutral. Reverse. So, sa pag-start naman tayo ng ating sasakyan, ha? Okay, start. 2. Ang tinawin yung 1, di lang. Okay, go. Okay, once more. Mag-start, ha? Go. Okay, yun yung is starting. Okay, so ngayon. Sa manubela naman tayo. Yan, 10-10 lang, ha?
liligo sa kanan, kaliwang kamay ang nasa taas. Ito. Liligo ko sa kanan. Yan. Pitopilihan. Yun. Balik ko di. Yun. Pagliligo sa kaliwa. Pakita ka, ten. Yan. Very good. Oh. Yun. Ganun sa midna. Yun. Ganun lang. Balik ko di. Ten. Ten. O yung kaliwang kamay. Pit. Yan. Pagkakanan. O pagliligo sa kaliwa. Ten. Ten. Yan, ganyan ha. Okay. Ganyan lang, mabawas yun. So guys, pinag-aaralan namin. Stop and go. Okay, go. Ang tungkol niya klats. 2 inches lang. Tatanggalin. Tignan mo matay. Tatanggal ang klats. Tanggal ang klats. O, bebreak ulit ha. O, klats ulit. Break. Yan. Pag-aaralan natin ha. Okay, go ulit. Gas. Steady, huwag mong walin. Ay, ako. Oh, matangkot yung clutch. Kunti lang. Ay, mataas ah. Oh, tanggal ang clutch. Wala sa dabuhan ko na. Iligubo. Ayan. Oh, matangkot yung clutch. Samanta. Kesa mo ng kunti. Tanggal ang clutch. Ayan. Controlling. Ayan, guys. Oh, ayan. Tagda siya, ngayon na walang alam. So, kwan lang ang alam. Cell pool. Gusto ko kumanan ka. Mamaya, doon ka! Hanap ka ng espasyo. O, paka mo clutch. And then brake. Brake mo muna. Brake ka muna. Brake. Okay. Huwag tatanggal yung clutch ha. Makamatay. Ligo mo sa kanan mo na bela. Pull. Okay, nakagirma ka na ha. Makapak sa gasolina. 1.5. Oh, angat na ng clutch ha, huwag tatanggalin. Angat lang. Kahit ito ba, oh, binomba. Pihirap na ito, jealous. Oh, angat ang konti ang clutch, konti lang, huwag tatanggalin. Steady mo na bela ha. Oh, binigla, tatanggalin, huwag tatanggalin ang clutch. Ganyan siya na yan. Oh, bawi mo na bela. Oh, brake mo, clutch, brake. Neutral. Handbrake. Puso mo bro. Yan. O relax ang pa. So yun. Ang aming pinag-aaralan ay stop and go. So guys, papasok na po kami sa gear 2 o sa gear 3. No? Kasi kanina nga po, medyo kabisado niya na ang gear 1. So tinuro ko na rin sa kanya kung paano mag gear 2. Okay. Testingin nga natin kung magaling na to. Okay guys. Steady. Steady. Ano? Steady. Oh, angat ang konti ang clutch. Sa primera lang. Oh, dadaan lang. Muntik na. Oh, tanggal ang clutch. Oh, papasok tayo sa gear 2 ha. Apak ng clutch. Tanggal ang gas. Iyon sa gear 2. Tanggal na si clutch. Normal. Ayun. Oh, apak sa gas. Oh, dadaan. Mabilis yan. Ayun. Nakapasok tayo ha. Oh, gear 3. Clutch. Tanggal ang gas. 3. O, tanggal ang clutch. Apak sa gasolina. Ayun. Okay. O, apak ulit ang clutch. May brake tayo ha. Isa pa na rin. Eh, may tanga eh. Nasa gitna eh. O, brake. Brake. O, nawalan. Change gear. Neutral. Okay. Tanggal pa ah. O, relax. Okay. So, guys, medyo marunong na siya ng gear shifting. Pero mamasterin pa namin ha. Okay po. Sige, master natin.